Tayo po muna sandaling tumayo. Let's all stand po para po sa isang prayer. Magpipray po muna tayo. Meron po ba kayong bagyong pinagdadaanan ngayon sa buhay nyo? Hamon na hindi lang po simple kundi mabigat at higit pa ho sa inyong kakayahan. Napakagandang paalala sa ating series for this month that God is faithful at kailangan po mapuspos din po tayo ng pananampalataya to become faithful. Tayo po yung mag-pray. Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa privilege, opportunity, freedom of worship na meron po kami, Panginoon. For 6 days, Lord, you have been good to us. Ang dami po naming hiningi sa inyo. And true enough, Lord, binibigay nyo naman, Panginoon, at kuminsan po sobra-sobra pa, Lord. That's why, Lord, we're so thankful dahil kayo po ang aming dream maker, prayer answering God, Panginoon. Kuminsan po, Lord, lagpas pa sa kaya naming isipin at hilingin. Pero Lord, we also thank you sa mga unanswered prayers, sa mga problems na naranasan namin, sa mga challenges. Kasi alam namin, Lord, hindi dahil sa maramot kayong Diyos, kundi alam namin, Lord, hindi po makabubuti sa amin ang mga iyon. Sa inyong katalinuhan at sa inyong kaalaman, nakita niyo na po kung saan po mahuuwi at saan kami dadalhin sa mga bagay na hinihiling po ng aming mga puso. And so today, Lord, we thank you because alam namin, Lord, even in our pains and problems, Panginoon, nandyan kayo, sinasamahan niyo po kami. And Lord, the only reason kung bakit buhay pa rin kami ngayon, nakatayo, sumasamba, nagpapasalamat sa inyo, it's all because of your grace, Panginoon, mercy sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, pinapahiram niyo po kami ng buhay, ng hininga, ng lakas, araw-araw, na ginagamit po namin para bumangon at harapin ang mga hamon sa buhay. Kaya lang po, Lord, minsan we take all these little blessings for granted, Panginoon. As if we think, Lord, na hindi kayo naging mabuti sa amin. Pero yun pala, Lord, ang dami nyo na palang mga testimony na ginawa at binild sa aming mga buhay. Today, Lord, haharapin po namin ang pandemic na ito with all these challenges na dala ng pandemya in the eyes of faith, Panginoon. For you have said in your word, for we walk by faith, not by sight, Lord. Hindi po kami lumalakad sa buhay na ito sa mga nakikita lamang namin, kundi sa aming mga pinaniniwalaan na gagawin ninyo at sangayon sa pinangako nyo sa aming mga buhay. That's why, Lord, today, as we worship you, as we establish a thankful hearts and a song of praise in our hearts, we believe, Lord, that the best is yet to come, that better days are ahead of us, not behind us, Panginoon. Salamat po. Alam namin, pagpapalain niyo po ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming career, ang aming mga trabaho, ang aming mga businesses, because we believe, Lord, you are not finished yet sa aming mga buhay. We love you, we honor you, and most importantly, Lord, we trust in you. For in Jesus' name we pray, lahat ang may sabi ng malakas na, Amen, Amen. Palakpakan po natin si Lord. Makakaupo na po tayo. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Salamat kay Lord sa pangalawang linggo po ng buwan ng September. At meron po tayong series na sinusundan at ang pamagat po nito ay Faithful. Isa sa mga resulta ng mga taong saved, sealed, and secured. Ang mga taong ligtas, sigurado, at sinelyuhan po ng Banal na Espiritu Santo. Nagre-resulta din po ito ng kapuspusan po ng pananampalataya. At kung minsan nga po, no, napagandang paalala, sa buhay na ito, kung minsan pag nagtatagumpay na tayo, hindi na by faith, by facts na po yung kilos natin. Ayon sa nakikita natin, ayon sa trabaho na meron po tayo, ayon sa treatment ng mga taong pinagtatrabahuan po natin. Kaya minsan po, dinadala tayo ni Lord sa mga delays and disappointments para ibalik ulit tayo na maisip po natin, it's never by facts or what we know, what we hear, but it's what we believe about the Lord Jesus Christ. So, we talked last Sunday, the framework of our faith. Ano ba ang bumuo ng ating pinaniniwalaan at pinanampalatayahan sa ating Panginoon? Ngayong umaga na to, we're going to talk about pangalawang F, the fundamentals of faith. The basics of faith. Ano po bang ibig sabihin ng manampalataya? Kung meron po kayong notebook, ballpen, pwede po tayong mag-notes. Kung meron naman kayong cellphone, pwede nyo pong i-take notes niyan sa mga documents or notes na meron ho kayo sa inyong cellphone. Para po mas ma-retain po talaga yung pinag-aaralan natin. Of course, ang verse po natin ay Hebrews chapter 11 verses 1 and then 6. Sabi ho doon sa Hebrews chapter 11, "Now faith is the assurance of the things hoped for, the evidence of the things not yet seen."
Verse 6, sabi ho doon, but without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Sa Tagalog, kung walang pananampalataya, imposibleng maparangalan ang Diyos. Sabagat sino man ang humahanap at nananalangin sa Diyos ay kailangan maniwala na meron Diyos at siya'y nagbibigay gantimpala sa lahat ng nagsisisampalataya para sa Kanya. So ngayong umaga na to, pag-uusapan natin, what is faith? Pero hindi ko muna sasagutin yan. Sasagutin natin yan along the way sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, last Sunday, pinag-aralan natin yung framework of our faith. Yung hulmaan ng ating pananampalataya, saan nahulma ang ating pananampalataya. At dahil po sa pagkakahulma nito, ganito tayo uri manampalataya sa ating Diyos. So it talks about why we believe and whom to believe. Bakit tayo naniniwala? At kanino tayo maniniwala? In fact, sa buhay na ito, yan lang naman po yung dalawang choice na pipiliin natin sa spiritual na usapin. Bakit tayo maniniwala at saan tayo maniniwala o kung ano ang pananampalatayahan natin. Pero ngayong umaga na ito, ang pag-uusapan natin, how we should believe. May nagtanong po sa akin, Pastor, thank you Lord kasi Christian na po ako. Pero Pastor, ano bang ibig mo sabihin ng walk by faith, not by sight? Paano nga ba manampalataya sa ating Panginoon? Gagawin po nating simple para po mas madaling sumunod at manampalataya sa ating Panginoon. Pero bago yan, i-define muna natin yung salitang fundamental. Ang ibig sabihin po ng salitang fundamental, hindi ko na ho kinopya yung mga malalalim, sinimplihan ko na lang, basic, essential, essence, base or core, principle or of something or someone you are building or forming. In other words, bago na build yung framework, meron ka munang mga nilagay na fundamentals, parang sa bahay, di ba? Of course, ang una mong ilalagay, pundasyon. Pero ano ba ang laman ng pundasyon? Semento, graba, biga o mga steel, mga bakal. Yun po ang ibig kong sabihin sa mga salitang fundamentals. Ibig sabihin po, bago matayo ang yung framework of faith, may ilalagay ka munang fundamentals. At alam nyo mga kapatid, no? Ang fundamentals, sad to say, pinipili natin ito sa labas. Kung minsan pag nakita natin yung kapitbahay, sinuwerte kasi meron siyang anting-anting, ginagamit natin siyang fundamental of faith. Sabi na, uy, pag bumili ka rin ng ganyan, magkakaroon ka ng lucky charm. Bubenasin ka rin. Tapos, pag nakita mo, hindi gumagaling yung pamilya mo, mahal mo sa buhay, lumapit ka sa albularyo. So, ginamit mong fundamentals, yung amulets, superstitious belief, and then mga white magic para i-build sa yung framework of faith. Na ang problema mga kapatid, ito. Pag mali yung fundamentals mo, sigurado po mali yung framework mo. At hindi lamang po yun. Mali po ang kalalabasan ng pananampalataya mo sa buhay. In fact, fundamentals always affects and builds the foundation or framework of our faith. So, bigyan ko po kayo ng Faith 101 Fundamentals. Mabilis na mabilis lang po. What are the four basics of faith? Number one, knowing God is the reward of our faith. Narealize ko, ang gantimpala pala sa ating pananampalataya, hindi pagpapala, kundi yung makilala natin ang Diyos. So, naalala niyo po last Sunday, nire-review ko lang po, no, that ang ating faith dapat di nakasalig sa something, kundi sa someone. Diba? Minsan, ang gusto natin palagi, yung bibigay ni Lord. Pero dapat, ang hinahanap natin at hinahabol natin at kinikilala natin, yung nagbigay. Meron niya pong biruan eh. May natanggap siyang relief. Tapos, tuwan-tuwa siya. Pinagmamayabang niya. Ang ganda ng relief na ito. Ang saya. Ang daming binigay. May nagtanong sa kanya kapitbahay, kilala mo ba kung sino nagbigay niyan? Alam niyo, sabi niya, ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga, binigyan ako. So you see, minsan, ganun din tayo sa pagdating sa spiritual na usapin. Hindi na natin inaalam, kinikilala, at hindi na natin nilalaliman ang ating relasyon kay Lord. Kasi iniisip natin, eh, hindi naman yun ang mahalaga. Ang mahalaga, yung binigay. Pero mga kapatid, mahalaga din po yung nagbigay. So the reward of our faith is not something or blessing, but when we know God. When we know God. Pag nakilala natin ang Diyos, pero hindi lamang po ito head knowledge, dapat may kasama pong heart. Kasi po minsan ang head knowledge po, nagli-lead sa arrogance, sa pride.
Kuminsan po, maraming mayayabang dahil relihiyoso sila. Pero hindi po yung tinutukoy ng Panginoon, kundi isang personal, intimate knowledge of our Lord Jesus Christ. Ang verse po natin dyan ay 2 Corinthians 4, verse 18. Number two, hearing God, pangalawang fundamentals of faith, is the source of our faith. Sabi nila, saan magmumula ang pananampalataya mo? Sa church? Hindi po. Saan nagmumula ang church mo? Sa faith mo? Sa pastor? Hindi rin po. Sa cell leader? Hindi rin po. Sa Bible? Hindi rin po. Ang faith mo nagsisimula when you decide to hear the Word of God. Kasi po ang Word of God, pag di mo pinakinggan yan, wala rin po yon. Wala rin pong dating yan sa buhay mo. So, sabi ho doon, sa Romans 10:17, hindi ko na po nilagay, faith comes from hearing. And hearing from the Word of God. So unless na narinig mo, unless na pinapasok mo, hindi ka mananampalataya sa Diyos. This is why may mga tao nagpapatotoo, kinausap ako ng Diyos. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Personally, may sinabi si Lord sa buhay ko, through circumstances, through situation. Bakit po niya nakilala ang Diyos? Kasi pinili niyang pakinggan ang ating Panginoon. Knowing God is the reward of my faith. Hearing God is the source of my faith. Number three, obeying God is the evidence of faith. Ang pagsunod sa Diyos ay ang ebidensya ng aking pananampalataya. Ah, nga pala mga kapatid, nakalimutan ko. Balik tayo sa number one part. No? Faith fact. Believing, faith is believing that the invisible is more real than the visible. Oo nga no. Faith is believing that the invisible is more real than the invisible. Number two, yung hearing God is the source of our faith. Faith grows when you saturate your mind with God's Word. So hindi rin tayo lalago pag di tayo nagbabasa ng Biblia. Pastor, okay lang po ba sa isang Kristiyano, Sunday lang po nakakarinig ng salita ng Diyos? Okay lang din po yon. Pero para mong sinabing, sa isang linggo, isang beses ka lang kakain. Magiging weak po yung faith natin. That is why, pagdating po ng Sabado, bagsak na kagad tayo. Bakit? Eh, hindi ka kumain spiritual. Number three, obeying God is the evidence of our faith. Now, ito po yung pinaka-favorite ko. Bakit? Because faith only becomes faith in the act of obedience. Ang faith, hindi po faith pag hindi mo sinunod. Halimbawa, meron tayong maling kaisipan na ang faith, yung pinaniniwalaan mo. Actually, hindi po yun yung faith. Kasi lahat pwedeng maniwala. Pero walang epekto yun sa kanila. Alam nyo ba mga kapatid? Hindi lang tayo ang naniniwala na may Diyos. Pati si Satan, naniniwala din na may Diyos. Tapos ang sabi po ni James, half-brother of Jesus, nanginginig pa siya. So ang tawag ho doon, demonic faith. Pag sinabing demonic faith, naniniwala siya na meron Diyos, pero it doesn't make good to him. Walang dating, walang change sa kanya. So kailangan tayo, ang faith natin, nagli-lead sa obedience. Meron akong simpleng definition ng faith. Faith is doing what you believe. Halimbawa, sinabi ng tatay mo, anak, talon ka, sasaluhin kita. Naniniwala ka ba na kaya kitang saluhin? Yes, tay, naniniwala ko. Pero hindi ka tumalon. So, hindi faith yon. Head knowledge lang. Tama po? So, dito sa church, nakakarinig tayo ng mga words about faith, but until you put it into practice, hindi pa ho faith yon. Yan. Number four, test and trials are the school of faith. Test and trials are the school of faith. Alam niyo ba na meron pong isang eskwelahan na ayaw natin pasukan o puntahan. Ano yon? Test and trials. Ang faith kasi natin, kailangan matest, kailangan pong masubok para po maging dalisay at puro. Now, ano pong lesson na pwede natin matutunan dyan? Pakibasa. Ready go, sabay-sabay tayo. If you can be tested, you can be trusted. Totoo yan. Pag hindi ka kayang subukin ni Lord, hindi ka kayang pagkatiwalaan. Sino po dito ngayong umaga na to, sinusubok ka sa pananampalataya? Maganda ho yun. Kasi lahat ng sinusubok, pinagkakatiwalaan ng Diyos. Sa Biblia, sometimes God would intentionally put His disciples sa isang fearful situation. And sometimes, Jesus would intentionally hurt their feelings and emotion. Bakit? Kasi ayaw niya, yung mga disipulo o galit siya sa mga disciples, hindi po, to test their faith. To prepare them for greater things sa buhay na ito. Number five, waiting and trusting is the right attitudes of faith. Ang pag-aantay
At ang pagtitiwala sa Diyos, which is pinakamahirap po sa lahat, ito raw po yung tamang attitude sa pananampalataya. So natutunan mo na makinig sa salita ng Diyos. Natutunan mo nang sumunod sa salita ng Diyos. Pero kailangan mo rin katutunan ang mag-antay sa pangako ng ating Panginoon. At habang nag-aantay ka, waiting, hindi po ibig sabihin ng waiting, ubus oras, patay oras, kundi waiting means doing something productive. Habang nag-aantay ka, hindi ka nanlulumo, hindi ka nagbabackslide, hindi ka lumalayo kay Lord, kundi all the more, lalo mong pinagtitibay ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Ano po ang lesson po natin dyan? God is never too early. He is never too late. We can trust and wait on His promises. So mga kapatid, summarize natin. Therefore, the basic fundamentals of faith is this: to know God, to hear God's word, to obey what God says, to undergo and pass the test of life, and learn to wait and trust in the Lord. So yun lang po yung basic of faith na pagka na-memorize po natin, at sometimes po, kuminsan po, hindi mo na kailangan i-memorize kasi God will put you in a situation para mas maintindihan mo at matutunan mo ang lesson na yan. Now, dahil po dyan, gagamit tayo ng isang example na parehong pinagdaanan niya yung basic fundamentals of faith. Alam niyo ba mga kapatid, sa Hebrews chapter 11, which is considered as the hall of faith, nabasa ko this week, may mga dinadagdag na naman sa hall of fame, ang NBA, sila Paul Pierce, si Ben Wallace, no? Kilala niyo ba yung mga player na yan? No? Si Ray Allen, no? Si Bill Russell, yung very iconic na matagal na talaga, daming championship. Pero dito sa Hebrews chapter 11, naglista po yung author ng Hebrews ng maraming pangalan ng mga men and women of faith. Pero ang gagamitin natin ngayon, si Abraham. Because Abraham was the father, considered to be as the father of faith. Bakit? Because Abraham waited, walked, trusted, and was tested on his faith. Kaya, gagamitin natin siyang example and I hope makarelate po tayo tapos sasabihin natin, hindi pala ako nag-iisa. Si Abraham din pala. Okay? Ilan sa mga trivia na pwede kong sabihin sa inyo about Abraham. Abraham did a lot of traveling. He was a pilgrim. He did a lot of traveling. Bakit? During that time, sila po ay mga pilgrims. Wala silang permanenteng bahay. Puros mga tent lang. Tapos pag sila'y bumibiyahe, it took them months or years para makarating sa mga lugar na pupuntahan nila. At habang nagbibiyahe sila, every time that God would talk to them, God would command them to go to this place, dala-dala nila yung kanyang asawa, anak, at mga tupa. So pag sila po'y lumilipat sa isang lugar, dahil po sa udyok ng pananampalataya, hindi lang isa siya ang sumasama, pati mga katulong nila, about siguro probably mga 500 katao. So masalimuot po, sino po dito nasubukan nyo na yung palipat-lipat kayo ng bahay? Lipat na naman dito, kakargahin na naman doon. Tapos, ay hindi pala ito, may maganda doon, lilipat na naman. Di ba mahirap maglipat? Amen? Anong tawag doon? NPA. Anong sabi na NPA? No permanent address. Now, Abraham is considered to be one of the most important men in the history of religion. Hindi lang po siya kinikilala sa Christianity, maging sa mga Muslim. Why? Because Abraham is the only man in history to be revered or considered as the father of three great faiths. Siya po yung nagpasimula sa tatlong pananampalataya na pinananampalatayahan po ng tatlong relihiyon. Pakisulat niyo po ito. Number one, Judaism. Number two, Islam. Pati Islam. Number three, Christianity. Alam niyo ba na sa Book of Quran, kinikilala nila si Abraham. Kinikilala nila si Abraham. In fact, mas matindi pa nga yung pagkilala nila kay Abraham kaysa kay Jesus. Kasi si Abraham daw yung nagpasimula ng pananampalataya ng mga Muslims mo. Yung Judaism naman, ito ho yung extreme na Christianity na magpasa hanggang ngayon, hindi sila naniniwala na dumating na si Jesus. Kaya ngayon, magpasa hanggang ngayon, inaantay pa rin nila si Jesus na darating sa lupa. Eh, hindi nila alam, 2,000 years ago, dumating na. Bakit? Hindi nila matanggap na si Jesus darating sa sabsaban, mahirap. Sabi nila, dapat king. Eh, pero pinili kasi ng Diyos yun kasi siya po ay humble servant. Amen? Now,
Originally, ang pangalan po ni Abraham, Abram. Everybody say Abram. Ibig sabihin po nun, high priest. Pero along the way, as he walked and was tested by faith, the Lord God changed his name into Abraham. Dinagdagan. Bakit po? Anong kaibahan nun? The name Abraham means the father of all nation. Bakit? Kasi mula kay Abraham, magsisimula ang maraming bansa sa buong mundo. And true enough nga po iyon. Pero nung binigay po ito ni Lord sa kanya, it's a great challenge. Bakit? Sabi ni Abraham, how can I become a father of all nation kung wala akong anak? Wala siyang anak eh. Yung asawa niya, si Sarah, 80 years old na. Siya naman, 100 years old na. So sabi siguro ni Abraham, sa lahat naman ng tao, Lord, na magpapasimula ka ng pangako at plano para padamihin ang tao, ba't sa amin pang mga senior citizen? Pero si Lord, iba siya pag kumilos eh. Iba siya pag nagplano. At ganun din siya sa buhay natin. So, dito po sa kwento ng buhay ni Abraham, makakarelate tayo. Kahit pala tingin ng iba, parang wala nang mangyayari sa iyong maganda, iba pala ang tingin ni Lord sa iyo. Kahit pala minsan ikaw mismo, hindi ka na naniniwala na may magandang mangyayari sa buhay mo, pero pag sinabi ni Lord na may magandang mangyayari sa buhay mo, kailangan kang mag-act in faith. So, ano po ang mga lesson na pwede nating matutunan kay Abraham? It's the lesson about GPS. Noong unang panahon, pag nagda-drive ka at may pupuntahan ka, kailangan mo ng roadmap. Pero ngayon, ang ginagamit na natin, ano na? GPS. Ano sabihin ng GPS? Gala, punta, sama. Hindi. Global Positioning System. Okay. Global Positioning System. So, noong unang panahon, GPS po yung ginagamit. Ngayon, naging Waze. Ang Waze po na medyo magulo at hindi po naglilid sa tamang Waze. Google Map, no? Mas accurate yata yung Google Map, no? Para mas accurate siya. Pero, meron ding navigation sa mga makabagong ano ngayon, sasakyan. Pero, si Abraham po, meron din siyang GPS. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng GPS ni Abraham? Pakisulat niya po ito. Hindi po Global Positioning System. God's Promise Secured. God's Promise Secured. Why? Because Abraham received a promise from God and he believed and it was more than enough to keep him moving. Tayo kasi minsan, pag may narinig tayong magandang mensahe, may nabasa tayong magandang Biblia o Bible verse, pinakahawakan natin. Pero minsan po, along the way, pag pumapangit na yung sitwasyon, hindi nagkakatotoo, binibitawan na kagad natin. Pero si Abraham hindi ganon. And Abraham will teach us what it is to move by faith. Number one, Abraham obeyed God to leave his home. Abraham obeyed God to leave his home. Si Abraham na nampalataya sa Panginoon na iwanan ang kanyang tahanan. Sabi po doon sa Genesis chapter 12, Abraham, leave your country and your inheritance and your family and go to the place which I'm about to show you. So, noong unang panahon, pag nananampalataya sila, basta galing lang sa bibig o sa salita ng ating Panginoon. Now, sabi po ng iba, sana pastor, marinig ko yung boses ng Diyos. Hindi rin po garantiya na susunod ka kay Lord pag marinig mo yung boses ng Panginoon. Bakit po? Kasi po ngayon, lalo na, sanay po tayo na ang definition natin ng faith is this. To see is to believe. Pero po, ang faith is believing even without seeing. Sa totoo lang po, halimbawa po. O kanina, gamitin natin illustration yung offering. Magbibigay tayo pag meron at may sobra. Pero pag nakikita natin na dumami yung babayarin at may bills, medyo mahihirapan na tayo mag-obey kay Lord in the area of giving. Why? Because we base our faith on facts, never by faith. Minsan di tayo mag-church kasi feeling natin, malulugi tayo sa linggo na yon kasi maraming opportunities, may kita. Again, we base on facts. Pero tandaan nyo po, ang facts, nagbabago-bago yan. Hindi yan stable. Pero yung pinangako ni Lord, stable talaga. Now, saan ba umalis si Abraham at saan siya pinaalis ni Lord para pumunta sa lugar na gustong patunguhan niya? Actually, yung lugar na inalisan ni Abraham,
is the modern day Iraq na tinatawag natin ngayon. Ano nga uli yung lugar na kanyang iniwanan? Modern day Iraq. So, kinausap siya ng Diyos at ang sabi sa Hebrews 11 verse 8, pakibasa po natin, by faith, Abraham when he was called, obeyed and set out for a place that he was going to receive as an inheritance, and he went out even though he did not know where he was going. Kaya mo bang manampalataya sa Diyos? At sumunod sa Kanya kahit hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kasi ganito lang sinabi ng Panginoon, umalis ka dyan at pumunta ka sa lugar na pinapupunta ko sa iyo. Sabi ni Abraham, saan yun, Lord? Basta sumunod ka lang. Yun daw po yung faith. Now, ito po yung take-away truth natin. Abraham didn't know where he was going, but he was never lost. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero because meron siyang global, ano ka uli yung GPS niya? God's promise secured, hindi siya naligaw kasi alam niya, kaya kong panghawakan yung pangako ni Lord at ang karakter ni Lord na nangako at alam ko, hindi ako maliligaw. Eh tayo, may Bible na, may church na, hindi lang yun, may cell leader pa, may YouTube pa, naliligaw pa rin sa faith. Pero nung unang panahon po sila Abraham, hindi po talaga sila naliligaw sa pananampalataya. Now, ang una pong pinuntahan o pinagtambayan ni Abraham mula po sa Iraq ay Haran. Alam niyo po ba yung Haran? Ito yung modern day Turkey. Ito yung lugar na Turkey. Ito po yung nilipatan po niya. Pero sabi ni Lord, Abraham, hindi ka sa Haran, sa Canaan. Well, ang reason kasi kung bakit huminto si Abraham sa Haran, kasi ang nanguna-ho noon yung tatay niya, si Terah. Sabi ng tatay niya si Terah, eh anak, malayo yung Canaan eh. Dito na lang tayo sa Haran, magkatunog naman. Haran, Canaan. Di ba minsan ganun tayo? Pinapalitan natin yung pangako ni Lord. Kapag ka mahirap, iniisip natin, okay na to. Naalala niyo po yung joke, ngayon lang naman ako magjo-joke na. Pangarap daw niya, Lamborghini. Eh pina-spell sa kanya, spell Lamborghini. Sabi niya, Kia na lang. Para K-I-A. Hindi naman po mapangit yung Kia, pero sinasabi ko lang po, mas maganda Lamborghini. Eh kaya lang minsan, pag nahihirapan tayo, pinapalitan natin. Total, magkatunog naman eh. So mga kapatid, God directed Abraham south until he arrived in Canaan. Kaya po, pag inurasan o nilagyan natin ang timeline ng buhay ni Abraham, Abraham was about 75 years old when he enrolled to the School of Faith and Testing. 75 po siya tinawag ni Lord. Tapos 75 din po siya nag-enroll sa mga pagsubok sa pananampalataya. So ito po yung personal challenge na tanong po natin sa message natin ngayon. Am I willing to step out in faith when I don't know the final destination? Yan. Kaya mo bang manampalataya sa Diyos? O humakbang sa pananampalataya kahit hindi mo alam, hindi ka sure, hindi mo nakikita pa personally by picture yung lugar na pupuntahan mo. Pero narinig mo sa Diyos at alam mo, tiyak at sigurado ang pangako ng ating Panginoon. Why? Because it's a GPS. God's promise secured. God's promise secured. Alam niyo mga kapatid, isa pang prinsipyo na pwede natin matutunan kay Abraham. Abraham teaches us that real faith starts moving before you know the destination. Real faith starts moving before you know the destination. O nga no, meron pong moment kay Lord na kung minsan parang walang linaw. Naranasan niyo po ba yung ganon? May inaantay kang blessing, may inaantay kang pangako, pero parang walang linaw. Pero alam mo sa puso mo kasi na-establish mo yung faith kay Lord, sabi ni Lord, sige lang, live one day at a time. Trust in the Lord. Pero pag gising mo kinabukasan, wala na namang linaw. Pero you keep on walking by faith. Naalala ko po yung kwento ng isang tatay. Sabi niya, anak, gabi na, puntahan mo nga sa fields o sa palayan yung baka natin. Sabi ng anak, tay, ba't naman ako pang inutusan nyo? Si kuya na lang. Anak, ikaw na lang pumunta. Puntahan mo sa palayan at hanapin mo yung baka. Sabi po ng anak niya, tay, hindi ko po makita. Ang dilim eh. So, ginabayan siya na kanyang tatay. Sabi niya, anak, nakikita mo ba yung apple tree? Sa US kasi ito. Sabi niya, opo tay. Ay, good.
Kasi meron pong sinag ng konti ng ilaw. Puntahan mo ngayong apple tree. Pinuntahan niyo apple tree. Tapos anak, nasa apple tree ka na ba? Opo. Nakikita mo ba yung kamalig natin? Opo tay, ito may kamalig dito. Nakita ko, madilim lang kanina kasi malayo ko eh. Okay, punta ka sa kamalig. Pupunta siya sa kamalig. Anak, nakikita mo na ba ngayon yung palayan? Ay, opo tay, ito pala yung palayan katabi lang ng kamalig. Okay, anak, nasa palayan ka na ba? Opo. Ngayon, nakikita mo na ba yung baka? Opo tay, puntahan mo ngayon yung baka. This is a very classic example or illustration na kung minsan po, hindi natin nakikita yung pangako ni Lord na buo. But if you keep going, you will reach your destination, a blessing sa buhay na ito. Sabi mo nga sa katabi mo, keep going. Don't give up. Don't give up, no. Sabi nga ni Berwin Mailey, wala na akong trabaho, but I keep going. I keep going. Bakit? Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Psalms 37:23 says, "The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him." If you delight in the Lord, igagay niya yung mga paa mo. Hindi mo nakikita, mga kapatid, pero tandaan mo, nakikita ka ni Lord. Amen? Ano ba pipiliin mo? Nakikita mo si Lord o nakikita mo yung daanan? Kasi pag nakita mo na yung daanan, baka di mo na makita si Lord. For me, mas mahalaga sa akin na nakikita ko si Lord kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta kasi alam ko gagabayan ako ng Diyos kung saan ako dapat humakbang. So, kanina sa introduction, we talk about what is faith. So what is faith sa first point na to? Faith is obeying what you believe. Ganun lang kasimple. Faith is obeying what you believe. Number two, Abraham claimed a property promised to his descendants. Abraham claimed a property promised to his descendants. Sabi niya, Abraham, pag sumunod ka, pupunta ka sa lugar na pinangako ko sa iyo, land flowing with milk and honey. Ibig sabihin nun, masagana. Yun yung Canaan eh. Pero Abraham, tandaan mo, pag humakbang ka sa pananampalataya, iniwan mo yung nakagisnan mo, nakagawian mo, yung comfort zone mo, at pinuntahan mo to, mabibless ka. Pero Abraham, tandaan mo to, hindi lang ikaw mabibless, pati yung mga anak-anak mo at apo-apo mo makikinabang sa paghakbang mo sa iyong pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, no? Ang kagandahan sa lesson ni Abraham na gustong ituro ni Lord sa atin, sometimes, when we obey God, hindi man natin matikman yung blessing, ang makikinabang nito yung mga anak natin. Amen? Meron akong kaibigan. Meron po siyang, ang daddy niya, nagmamay-ari po ng mga forwarders cargo dito po sa Paranaque. Di ba marami dyan sa Paranaque, magkakasunod dyan, cargo, mga courier, no? Tapos nagka-branch po sila sa US, sa New York, saka sa Los Angeles. Sabi ko, Tan, yaman mo na. Sabi niya, hindi po akin yan, kay daddy po yan. Tapos sabi ko, nung nakita kami, ba nililibre ako? Sabi ko, Tan, hindi ako na magbabay. Hindi po, pastor, ako po. Wala siyang dalang wallet. Sabi ko, paano ka magbabayad? Wala kang pera. Meron pala siyang card lang. Sinwipe lang? Kung astig to ah. Tapos pagka-swipe niya, okay na po kuya. Ayos na. Bayad na. Sabi ko, ang yaman mo na Tan. Sabi niya, hindi. Kung hindi kay daddy to, na pinaghirapan niya. Sabi ko, sandali. Ano pa ginawa ng daddy mo? Well, nung una, janitor lang siya. At nung siya naging janitor, inisip niya, hindi ako pwede maging janitor lang. So nag-aral siya. At nung nag-aral siya, nag-abroad siya. At nung nag-abroad siya, nakipag-usap siya sa mga Muslim. Ang tawag doon, sponsor. Magtatayo ako dito ng Imerex. Hindi ka kasi pwede magnegosyo sa ibang bansa na sarili mo, pangalan. So, hahanap ka ng sponsor. Sa kanya nakafront yung pangalan. Ilang beses din po siyang naloko. Pero, pagpatuloy, pananampalataya kay Lord, dumami ng dumami yung branch. Hindi lang sila ang bilines, pati mga anak. Mga kapatid, may blessing at may pamana kayong ipapamana sa inyong mga anak. Pag nagtiwala tayo kay Lord, palakpakan po natin si Lord sa ating buhay. So, when Abraham arrived in Canaan, he put up a tent. Hindi naman pundasyon o bahay ang ginawa niya, tent. At pagkatapos po, sabi sa Bible, sinabi niya, akin ito. Dito na ako titira. Wow! It was a brave profession of faith saying, kiniklaim ko na yung property na ito na bigay ng Panginoon para sa amin.
Sabi po sa Hebrews 11 verse 9, basahin po natin to, by faith, he stayed as a foreigner in the land of promise, living in tents as did Isaac, Jacob, and co-heirs of the same promise. Sandali, nge. Sabi niya, akin na to. Pero ang nangyari, yung mga anak niya, si Isaac, si Jacob, tent pa rin. So paano po naging pangako ni Lord yon? Paano po naging pagpapala yon kung panay tent lang po ang kanilang tinitirhan? Now, ang logic po doon is this. Ang kagandahan po sa tent, pag pinalayas ka nga naman ng mga higante na nakatira doon sa Kainaan, madali mong ayusin. So imagine mo kung ang binuo niya kagad, mga pundasyon, kaya mo bang hugutin yung pundasyon noon? O ilipat yung bahay? Eh buti po kung dito sa Pilipinas, yung bahay kubo, umaandar. Pero doon hindi pwedeng paandarin. Diba? So nung time na yon, si Abraham, naging practical lang po siya. Mas naging practical lang siya. Pero sinasabi niya palagi sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga alipin at sa kanyang asawa at mga anak, sabi niya, one day, this land is going to be yours. Darating anak, ang panahon, mapapasa inyo yan. And true enough, alam niyo po ba, yung Canaan, ito ho yung modern day Israel. So tanong, si Abraham nga ba talaga yung father of faith? Mukha nga eh, bakit? Kasi kahit Muslim, kinikilala siya na siya ang reason kung bakit na-establish yung Israel. Pero hindi na nila alam yung kwento na ang daming hirap na pinagdaanan si Abraham. Amen? Amen? But because Abraham believed on the promise of the Lord, what he claimed become his possession. So personal challenge. Pakibasa po natin yung challenge na to. Am I willing to claim something as real when I don't see any visible evidence? Handa mo bang tanggapin? Handa mo bang angkinin ang isang bagay kahit hindi mo pa nakita? Halimbawa, sino po dito yung magpasimula ka, wala kang kotse, ganito ka lang na. Pag minadaan, magkakaroon din tayong ganyan. Naranasan niyo po yung ganun? Yan ang gusto kong sasakyan. Minsan pa nga po eh, pati color, yan ang color na gusto ko. Ano color yan? Biglang nagiging marami ka ng alam. Dati, bike lang yung alam mo. Ngayon, pearl white, yung medyo pag nasinaga, nagkakaroon, kumikintab ng konti. No? Metallic gray. Wow, alam na niya, di ba? Dati, pang cutics lang eh, di ba? Bakit? Kasi, hindi ikaw yung nagsasalita nun. Tandaan nyo mga kapatid, binigyan tayo ni Lord ng capacity to wonder. Pero yung wonder na yan, kailangan makonect sa faith. Kasi minsan yung wonder natin, hanggang salita lang. Pero yung faith, the moment na na-realize mo, I will work out for that. I will trust in the Lord. Nagugulat ka. Binigay talaga ni Lord. Sino po dito nakaka-relate sa sinasabi ko? Na yung dumadaan, hindi mo na lang pinag-uusapan. Bakit? Nakasakay ka na doon sa dating pinag-uusapan nyo. Amen? Pwede bang palakpakan po natin si Lord? Bakit? Kasi sigurado po, lahat ng kinukwento mo at sinasabi mo, pag inangkin mo, mapapasa iyo. Matatanggap mo yan. Pero kailangan, willing ka mag-claim sa pangako ni Lord. Take away truth. Biblical faith is the ability to see something when there is no evidence to indicate it's there. You believe it just because God says it. Real faith doesn't demand proof. Ang totoong pananampalataya, hindi humihingi ng katibayan. Alam niyo, pag ang faith mo connected na kay Lord at sobrang taas na yung antas ng pananampalataya mo, wala pang pinapangako yung mga tao, pero alam mo, mangyayari, magkakatotoo na. Bakit? Si Lord na at ikaw ang nag-uusap. Hindi na yung tao. At pag kayo na ni Lord ang nag-uusap, you become more confident and you move in the right way, in the right path. Yung kilos mo parang hindi na napipigilan. Tapos magugulat sila, kahit anong problema, hindi ka napapabagsak. Bakit? May nakita ka na hindi nila nakikita. Ang tawag ho doon, pananampalataya. Alam nyo ba mga kapatid, marami po mga atheist na nagsasabing, walang Diyos, kaya dapat walang faith. Bakit? Eh kasi po, hindi naman totoo si Lord. Kung totoo ang Panginoon, nasan siya? Nasaan ang Diyos? Kailangan po makita natin siya visible. Yun yung madalas na panlaban ng mga atheist, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Now, mga kapatid, may sasabihin ako sa inyo. Science can never disprove that there is God.
Science can never prove or disprove that there is God. Because it's like going into a laboratory or it's like going into a house tearing a piano. Winawasak mo yung isang piano. Nakita na kayong piano? Winawasak mo yung piano para hanapin yung music. Mahanap mo ba yung music sa piano? Hindi ko pang sirain yung piano. Nasaan ang music dito? Hindi mo mahanap yung music. Kasi yung music lumalabas saan? Sa piano. Amen? In other words, ang faith po natin, the moment that we believe that there is God, may lalabas po that something great sa ating mga buhay o pagpapala sa ating pamilya. So what is faith? Faith is believing even without seeing. Faith is believing even without seeing. Number three, Abraham looked ahead to a heavenly home. Abraham looked ahead to a heavenly home. Along the way, habang nagko-conquer po si Abraham, alam nyo, paulit-ulit ko ito nung binabanggit, no? Bakit? Gusto ko kasing pausuhin sa panahon ng pandemya na ito, na ang security natin, hindi talaga na mabuhay pa tayo na matagal, maging safe tayo, may dumating na magandang vaccine, na ang faith natin nakasalig na ano man ang mangyari, hindi tayo dapat matakot kasi tayo'y pupuntang langit. Amen? Hebrews chapter 11 verse 10, sabi dito, pakibasa nga po natin to, sabay-sabay. For he was looking forward to the city that has foundation, whose architect and builder is God. Ang galing, no? Kasi along the way, nung narating na po niya yung Canaan, na-realize niya, hindi ito ang katapusan ng pangako ni Lord. Naintindihan niya. Kumbaga, pagdating niya doon, doon lang niya na-realize, hindi pala talaga ito yung gusto ko. At doon siya nag-crave, sabi niya, alam ko may syudad akong gusto na puntahan. Syudad na kung saan ang nagtayo ang ating Panginoon. Actually, he was talking about heaven. He was talking about heaven. So, personal challenge. Am I willing to see things that happen now from the perspective of heaven? Am I willing to see things that happen now from the perspective of heaven? Nakikita mo ba ang mga nangyari ngayon na may kinalaman at dapat may kinalaman at konektado sa langit? Meron akong explanation na sasabihin sa inyo at huwag ko sana kayo ma-offend. For example po, yung ginagawa mo ba ngayon, may kinalaman yan sa buhay na walang hanggan na igugugol mo pag namatay ka? O pang lupa lang yan? Hindi ko po sinasabi, bawal magtrabaho, bawal magnegosyo, bawal mangharap, bawal makipagrelasyon. But I'm just saying, yan ba yung ipon mo na pag kinuha ka na ni Lord, madadala mo ba yan sa langit? I mean, halimbawa, nag-ipon ka ng sama ng loob. Galit sa tao o sa kung sino-sino man. Tapos nung namatay ka, is it possible na ma-realize mo hindi na mahalaga yung mga tampo mo kasi kukunin ka na ni Lord? Posible po ba yon? Yes, it's possible. O di kaya, sabihin na natin, pinag-traitoran ka, ninakawan ka kung sino man ang ganito. Tapos, lumayo ka sa kanila, nasira yung relasyon na meron ka. Tapos, nung babawian na tayo ng buhay, doon mo lang na-realize, sana hindi ko sinira yung relationship dahil lang sa ganitong sitwasyon. Kasi it doesn't matter na pag kinuha na tayo ni Lord. So, do we live in the perspective of heaven? Do we live in the perspective of heaven? Mga kapatid, if you are getting your news feed from any source except the Word of God, it is all fake news. Kaya ho tayo, hindi tayo nagki-crave sa heaven kasi po, ang kini-crave natin, yung napapanood natin sa TV. Yung latest na gadget, yung latest na gamit, yung nakikita natin sa mga, ano ba tawag doon, nagla-live selling. Uy, mura lang pala siya. Pwede ko pala siyang mabili din. At pag nasuot ko to, bahangaan ako ng iba. We don't crave heaven. We don't crave Jesus because our source is also fake. Maniwala po kayo, yung pong mga nagpo-promote ng mga ganito-ganito, hindi rin sila masaya. Let me tell you a story of Steve Jobs. Sabi ni Steve Jobs, di ba successful siya? Kasi siya lang po yung propose sa Apple, sabi niya, mag-focus tayo sa computer. Mag-focus tayo sa mga cellphone, hindi pa nga cellphone, computer eh. Pero sabi niya, my worst regret is this. I've been working all my life para sa Apple,
But I miss a lot of opportunity talking and hugging my kids. Sabi niya, in the end, hindi naman pala nakakapagpasaya yung naigawa mo sa Apple eh. Ang nakakapagpasaya na minagmahal sa'yo at nalaman mo kung anong tunay na priority sa buhay. Just to challenge our faith ngayong umaga na ito, mga kapatid, no? Ephesians chapter 2, verse 4 to 6, pakibasa. But God, who is rich in mercy, because of His great love that He had for us, made us alive with Christ even though we were dead in trespass. You are saved by grace, and He also raised up with Him and seated with Him in the heavens in Christ Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, sa verse na to, pinapaalala ni Pablo na ang destination mo hindi dito sa lupa. Ang destination mo sa langit. So that is why you should start moving in the direction towards heaven. Your investment, your security, your savings, your relationship. Kailangan po yung mga ginagawa mo ngayon, may kinalaman po ito sa afterlife. Kasi kung wala po, kawawa po tayo. Amen? Kawawa po tayo pag hindi po ito mauuwi sa kaligtasan at sa katiyakan ng ating buhay. Take away truth. You don't have to wait until you get to heaven to adopt heaven's perspective. Hindi mo kailangan magantay na pupuntang langit para lang matanggap o ma-embrace, mayakap ang tamang pananaw o ang pananaw na makalangit. Lahat po ng ginagawa namin at natin dito sa church, may kinalaman po ito sa eternity. Alam niyo ba, ito raw po yung picture ng eternity. Halimbawa, save ka na, kakilala ka kay Lord. Pagdating mo sa langit, magpa-flash down po doon sa isang malaking TV screen, sabi po ng isang pastor, ang lahat ng ginawa mo sa lupa. Yung iba po doon nakakahiya. Yung iba po doon parang ayaw mong panoorin o mapanood ng iba at gusto mong itigil na lang. Ganon din po sa impyerno. Yung iba po doon, paghihinayangan mo, bakit? Nagawa mo sana yon sa lupa kung inisip mo lang na dapat nauna mo yon. Kaya sabi nila, it's possible na sa heaven, merong isang emotion na hindi mawawala. Ano yon? Regret. Regret na hindi mo naaka yung pamilya mo kay Lord. Hindi mo sila pinagtiyagaan. Regret na yung perang binild mo into become an empire. And so we say, no, para sa mga bagay-bagay, sana na-build mo for something na nakatulong sa iba at nag-lead sa kanila para makilala si Lord. I hope maintindihan po natin ito, mga kapatid. Mga kapatid, paano nga ba tingnan ang langit? Paano po i-crave yung langit? Bigyan ko po ng illustration. Kilala niyo po kung sino po ang creator at designer ng Disneyland. Sino po nakakilala kung sino po ang creator at designer ng Disneyland? Si Walt Disney. Si Walt Disney po, noong 1971, nagbigay po siya ng isang idea, sabi niya, bili tayo ng malaking property at yung property na yan, gagawin po natin itong all children's playground. At darating yung panahon, hindi lamang mga bata ang pupunta dito, pati mga magulang, pati yung mga adult na na-miss nila yung pagkabata nila dahil sa trabaho at sa pressure sa buhay. Pinagtawanan po siya lahat ng mga tao. Pinagtawanan siya at sabi nila, that is not possible, Walt. Ngayon, namatay na si Walt Disney, alam niyo ba ang pinakamaganda nangyari po? Nabuo yung Disneyland. At nagkaroon pa ng maraming branches. Sino po dito gusto makapunta ng Disneyland, no? Hindi yung sa TV lang na Disneyland. Tapos po, meron pong isang nanay, nakausap po yung kanyang kaibigang mother din na may mga anak. Sabi niya, sayang, hindi na po ito nakita ni Walt Disney. Hindi na niya nakita yung katuparan ng Disneyland. May dumating po na isang stop, sabi niya, Madam, you're wrong. Ang totoo niyan, bago pa po ito nalikha, nakita na po ito ni Walt Disney. That is faith. Hindi ka pa man nakakarating sa langit, the moment naging klaro at malinaw na ito sa iyo, you will crave for heaven and you will move your life into direction na may kinalaman sa eternity. This giving, hindi naman po ito napupunta sa amin. Hindi po ito napupunta sa kung kani-kanino. Lahat na nakikita nyo dito na gamit, galing po yan sa bulsa ninyo.
Ito pong mga gamit na yan. Kumbaga, ang joke po natin din dito, this is where your taxes go. Pero minsan, hindi lang yan dyan napupunta. Pinantutulong po namin yan sa mga simbahan na walang-wala talaga at kapos at nagsara na. Sabi nga nila, Pastor, napakaliit yung church, tumutulong pa po kayo. Tulungan tayo ngayon kasi lahat, we know the feeling na walang-wala talaga. At kapag kami may mga hamon na kinakaharap ang simbahan, wala naman tayong tulong sa abroad. Lahat lang po yan talaga, nagmumula lang po yan sa mga kapatiran, kagaya ninyo, na nakita na ang langit bago pa man nakarating doon. Palakpakan po natin si Lord sa ating buhay. Pag nakita mo kung saan ka papunta, haayusin mo yung lakad mo ngayon. Hindi mo bibilhin yung mga bibilhin mo, ilalaan mo sa kung ano ang sa tingin mo mas mahalaga. So, what is faith? Faith is the assurance of the things hoped for, the evidence of the things not yet seen. Ang tunay na pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan mo at ang ebidensya sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Why do we move this way? Why do we keep on planning, opening Sunday services, opening cell groups every day? Because we're moving into direction papuntang langit. Ang tanong po, kumusta po tayo? Saan papunta yung direction natin? Sabi nila, Pastor, basta ako, Pastor, magtatrabaho lang ako na magtatrabaho. Kapatid, pag nagtrabaho ka na magtrabaho, hindi ka ililigtas ng trabaho mo pagdating ng kamatayan. Ang magliligtas sa'yo at tatanggap sa'yo ang ating Panginoon na nagmahal sa'yo. Amen? That's why ang sabi ni Lord sa Bible, use your wealth to make friends and bring them to the kingdom of the Lord. Because for where your money is, there your heart will also be. And you can never serve two masters. Because it's either you will hate the one or love the other. So no one can serve both money and God. Amen? Pag ikaw ay heavenly perspective citizen at pinagyaman ka ni Lord, alam mo kung saan pupunta ang pera mo. Pero pag ikaw ay Kristiyano lang at wala, hindi ka heavenly perspective citizen, ang kilos mo karir. Hindi po masama po yon. Pero ang right way po is to use your career to become faithful kay Lord. Use your resources to become helpful sa ibang mga tao. And use those opportunities to connect people to the Lord Jesus Christ. Imagine nyo mga kapatid, kung lahat po tayo gagawin yon, hindi lang po kami mga pastor o akong pastor, palagay nyo po, posible kaya this year ang marami pong maliligtas at makaka-attend sa Saint Christian Fellowship Baliwag? Posible po ba yon? Posible kaya ang marami tayong matulungan dito sa labas at mapakain? Alam nyo, pangarap namin ni Pastora, makabili ang church ng sariling church lot at building, makapagpatayo tayo ng eskwelahan. Eskwelahan po, na yung iba po, tutulungan po natin, tapos po yung mga magulang habang nag-aantay dyan sa baba. Captured audience, share natin ang gospel. At every Sunday po, i-require po natin ang mga bata na umaten ng church para sa kanilang values formation. At kailangan kasama ang nanay. At pagkasama ang nanay, along the way, makikilala ang Panginoon. Kumikita na ang church, ang dami pang nadadagdag sa langit. Amen? Pastor, paano ba ako tutulong dyan? Ang gagawin po namin dyan, gagawin natin corporation yan. Yung iba po sa inyo na gusto mag-invest, ang tabag ko doon, stakeholder. Wow, stakeholder. Lahat ng kita, hati-hati, may porsyento. So may kita sa church, may kita din kayo. Now, how do we know na magiging maganda ho ito? Magiging maganda ho ito pag medyo natapos na yung pandemya, kasi ang education, ito'y isang bagay na hindi po pinapabayaan ng mga magulang. Tama ba yun, Bro Gerald? Mahalaga ang education. Kahit po sa panahon ng pandemya ngayon, ginagastosan po ng tao ang edukasyon. Amen? Pang-apat, panghuli. Abraham waited for God to fulfill His promise. Abraham waited for God to fulfill His promise. When Abraham was 75 years old, wala siyang anak. Tapos ang sabi sa kanya ni Lord, you will become a father of all nations. You will be blessed. At siguro po,
At the back of the mind of Abraham, tumatawa siya, sabi niya, tatalaga to si Lord, ang tindi ng sense of humor. Paano mangyayari magkakaanak ako? Ibaog na nga itong asawa ko, tas ako rin. Saka matanda na kami. 10 years pass, wala pa rin silang anak, at talagang napakahirap po talaga sa kanilang pag-aantay. Basahin natin itong Hebrews 11, verses 11 to 12. Pakibasa. By faith, even Sarah herself, when she was unable to have children, received power to conceive offspring, even though she was past the age, since she considered that the one who had promised was faithful. Therefore, from one man, sino po yung mga lumabas sa isang tao? Si Isaac? Si Jacob? Alam niyo po ba mga kapatid, kay Jacob lumabas yung 12 tribes of Israel. Doon po dumami at kumalat po yung sangkatauhan. So, meron pong magandang lesson po dito sa waiting. Kasi po nung nag-aantay sila na magkaka-baby, after 10 years, bumalik po yung angel of the Lord, sinabihan uli sila, next year, magkakaanak na kayo. Alam niyo pong ginawa ni Sarah sa kasi Abraham? Tumawa po sila. Tumawa sila kasi di ba tayong mga Pilipino, tumatawa tayo madalas. Halimbawa, naranasan niyo na po yung nagkakaway ka ng jeep tapos nalagpasan ka, tapos tumawa ka na lang. Tumatawa tayo kasi out of frustration. Pero mga kapatid, ang lesson po dito, huwag mong pagtawanan ang pangako ni Lord. Huwag mong pagtawanan ang pangako ni Lord kasi magkakatotoo po ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Personal challenge. Can I patiently trust God when I haven't received what He has promised? Kaya ko bang panampalatayahan ang pangako ng Diyos kahit hindi ko pa natatanggap ang kanyang pangako sa buhay ko? Alam nyo, ang mundo natin ngayon, ang kultura natin ngayon, instant gratification. Noong unang panahon, ito na experience po ito ni Brother Don, taga Leyte kami pareho. Naalala nyo bro, ang jeep, nag-aantay talaga na mapuno. Jeep yun eh, tapos sa gitna may mga upuan. Naranasan nyo may upuan sa gitna. Tapos may mga kasabay ng mga banyera ng isda. Talagang pag ikaw ay madaling mahilo, mahihilo ka talaga. Pero yung mga sanay sa jeep, talagang, tapos hindi lang yon. Ang jeep nun, per oras. So kailangan, haantayin mo talaga siya. Mayroong mga doon, nagpakabihis, nag-aantay sa labas. Naglalaro ng dama sa waiting shed na inukitan nila. Natatandaan niyo po yun? Pero meron akong naranasan noon, papuntang Ormoc, yung iba po nasa bundok pa po talaga, inaantay ng jeep. Yung iba pa nga po, naglalaba pa. Nalilang po, magbabanlaw na po ako. Kasi alam nila, pag lumagpas na po yung jeep na yun, hindi sila makakasakay. So, ang ibig ko lang po sabihin, simple lang ganito. Noon ang mga tao, patient. Pero ngayon po, malagpasan ka lang ng jeep. Alam mo, may jeep pa na paparating. Nagagalit ka na, naiinis ka na. Ano ba naman yan? Late na ako. Bakit? Kasi po, gusto natin instant. Instant gratification. So, dahil nasanay po tayo, nadadala natin siya sa ating pananampalataya kay Lord. Now, ito po yung takeaway truth. The problem is that we are in such a hurry, but God is not in a hurry. For with God, timing is more important than time. Wow. Pag ikaw yung nagmamadali, ang nakakatawa dyan, si Lord hindi nagmamadali. Sorry. Hindi siya nagmamadali. Minsan sinasabi mo, Lord, bukas na ha. Alam ko, bukas na talaga. Pero iba yung timeline ni Lord, sabi ni Lord. Hindi mahalaga sa akin yung time eh. Ang mahalaga sa akin yung timing. Yung tamang panahon na pagbinigay ko sa'yo, siguradong mabibless ka at hindi ka masisira. At hindi ka mapapahamak. Amen? So, what is faith? Ano po ang pananampalataya? Ang pananampalataya po is the ability to wait even when God delays His promises. Close po natin ito. Isara po natin ito. Faith, therefore, doesn't shield us from suffering, from pain, from problems, from delays, and even from the discouragement of life. Pag meron kang faith, hindi ka exempted sa problema, sa kahirapan, sa pag-aantay, sa unanswered prayers. Kasi hindi po ganun ang pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, si John C. Hutchinson,
isang professor, nagsulat po ng isang powerful statement na ang pamagat po, why I follow Christ? Bakit ako sumusunod kay Kristo magpasa hanggang ngayon? Ito po yung sinabi niya. Sabi niya, I have not seen statistical evidence that fewer Christians die of cancer than non-believers. Some of the kindest, most selfless people I've known have had their share of bad health. Sabi niya, marami akong mga kaibigan na matay sa cancer. Sabi niya, therefore, I will not follow Christ for a promised healing. Hindi ako sumusunod sa Diyos dahil lang sa pangako na ako'y gagaling o gagaling tayo palagi sa anumang karamdaman. Kasi hindi naman pinangako ni Lord yan. Number two, sabi niya, I see no sign that Christians escape disaster and accident more often than others. I've helped their friends empty muddy water out of dresser drawers after a disastrous flood. A bullet takes no detour around the body of a believer. Sabay-sabay tayo. Therefore, I will not follow Christ for any promised protection from disaster. Meron at meron tayong mahal sa buhay na mawawala. Baka nga minsan, pagkalooban ni Lord, yung mga malapit pa sa atin. Tapos sabi niya, I haven't noticed that Christians have stronger personalities or fewer neuroses than non-believers. I have watched Christians suffer emotional and mental disabilities. And though it may seem heretical, I am not sure I would really enjoy living in the same house with either the Apostle Peter or Paul. Sabi niya, how I wish, ito po yung mga preacher na susundan ko. Pero sabi niya, I will not follow Christ for any promise of personality enhancement or perfection. For one reason alone, sabi niya, in Jesus, we behold the face of God. He is the everlasting truth, God in the flesh. I know that in His life, death, and resurrection, I am reconciled to God, the giver of life. I follow someone rather than something. And I fix my eyes on Jesus because He is the author and perfecter of our faith. Tayo po yumuko para sa isang panalangin. Lord, sabi nila, mahirap daw po ang buhay. Sabi naman po ng iba, mas mahirap din daw pong manampalataya sa inyo at sumunod sa inyo. Kasi kung minsan, Lord, nadi-disappoint po kami. Pero ang sabi po namin, Lord, ngayong umaga na to, mas mahirap na walang Diyos o Kristo sa puso. Lord, salamat sa paunawa about the fundamentals of faith. Sa buhay ni Abraham, hindi pala lahat ng inaasahan namin ay sasang-ayon sa inyong kalooban at sa inyong kabutihan at sa inyong plano para sa aming buhay. Pero Lord, isang bagay po ang mahalaga. Nagagawin ninyo yung pinakamabuti at pinakamaigi para sa amin na alam nyo na makakabuti sa aming mga buhay. Lord, turuan nyo kami kagaya ni Abraham na sumunod, humakbang sa pananampalataya at dalhin ang aming mga paa sa direksyon patungo sa inyo. Direksyon patungo sa direksyon ng langit. Sa umagang ito, build our faith, let faith arise, let hope builds sa aming Panginoong Jesus. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin si Lord sa ating buhay.